Dito po kayo mag-cut sa gitna ng guhit, mga kabayan, para po if ever natutubo po yung pinagkatinga natin ay may chance talaga na. Hello everyone, welcome back to our channel once again. My name is Amor. Ayan po, so welcome po mga ka-jade plant. Ayan, so as napapansin nyo guys, medyo ano dito, medyo bright siya or yung kulay niya ay something cream kasi mayroon pa kasing sun. Kanina pa ako naghihintay na mawala talaga yung sun. So pag i-forward ko siya mga kabayan, so ganyan po yung looks niya. So ito po yung ating tricolor na jade plant. So maraming beses ko nang nabanggit na kakalbuhin ko siya mga kabayan. So maybe this time, so oras na nakalbuhin ko siya. But before natin siya gagawin ay i-update ko po sa inyo yung pinakauna nating pinopropagate. So hindi ko na natatandaan kung ilang months na but hindi pa siya nagwa 1 year. So this one here ay ito yung mga pinopropagate natin before yung pinakaunang propagation natin ng ating tricolor na jade plant mga kabayan. And then ganyan na po yung status nila for now. And meron tayo ditong medyo malaking pot. So naalala nyo rin na yung ganito, kasi ganitong pot lang yung pinagtamna natin nung unang cuttings natin mga kabayan. And then nung humaba na sila or nag-start na silang mag-lash like this one, so isang puno lang po yan mga kabayan, ay naisipan ko na ipag-isa sila sa pot na ito. So this one mayroon akong tinanim dito na lima. So lima po yung pinag-isa natin sa pot na ito. And yung dito naman ay mayroon tayong apat na pinag-isa na pot. But nung una talaga ay the same size lang po sila na ganitong pot. And yan, ganyan na po yung kanilang looks mga kabayan. Nga nakaraang linggo, yung color po nila ay mayroon po siyang halo na pink kasi nga tricolor po yung ano niya, tricolor na jade plant. Higit isang linggo kami dito na umuulan, so ngayon lang talaga yung todo ang init mga kabayan, yung buong araw talaga na umiinit siya. So mayroon pa ditong natitira na may pagka pink pink. Ayan, mayroon pang natira mga kabayan. Ayan o, siguro ito yung hindi nakaharap sa ano talaga, kumbaga na anuhan siya. So at least mayroon pa tayong nakikita dyan na pink. So anyway, so yan po yung ating update ng ating unang pinopropagate na jade plant. So this time mga kabayan ay kakalbuhin na natin siya. Ayan, so mayroon pa rin sun oh. Ayan, maganda yung reflection ng sun kasi gumaganda ako. Char. Hindi ako manghinayang nakakalbuhin ko siya kasi para din naman sa kanya. Kasi this one ay, I think, more than a year pa. Bago lang ito nag 1 year sa akin. Pili ko ito sa dating bahay mga kabayan. And hindi pa siya ganito kalas. And yun nga, parang pumapangit siya sa ano talaga ng ulan. Yung dulo po niya dito ay parang nagba-brown. So gusto ko siyang alisin. At kung baga kalbo talaga, kung nakikita niyo po yung isang jade plant ko na silver dollar na jade plant, yung tinatawag ko na skeleton jade plant. So nag-lash na po siya ngayon mga kabayan. So ganun ang gagawin ko sa kanya. So since dito tayo kumuha ng mga cuttings na ito, lahat dito tayo kumuha. And yung like this one, mayroon na siyang bagong tubo, hindi natin yan siya gagalawin or hayaan natin siya na ganyan, but ipipinch ko lang po yan para mag-lash din siya mga kabayan. So mayroon tayo ditong scissor lang po yung gagamitin ko mga kabayan kasi yung ano ko, yung panggupit talaga ay ano siya, na nasira. So ito lang yung gagamitin natin. Lilinisin muna natin siya guys. Ayan. So magka-cut na tayo. And sa pagka-cut po ng jade plant mga kabayan, propagation ay dapat mayroon po siyang area kung saan nyo po siya ikakat. So, iko-closer natin para makikita nyo po yung area kung saan tayo magkakat. Napapansin nyo guys, mayroon pang sun. Na lang yung sunset natin. Sun? Yeah, sunset. So, sa pagkakat ng jade plant mga kabayan, yung area na pagkatan nyo po ay saan ba dito banda o here. So dapat dito tayo sa, as nakikita nyo po yung katawan ng inyong mga jade plant ay mayroon po yung mga guhit-guhit dyan.
na ganyan. So dito po kayo mag-cut sa gitna ng guhit para po if ever natutubo po yung pinagkatinga natin ay may chance talaga na magkaroon siya ng at least one or dalawang bagong sanga na tutubo sa kanya, mga kabayan. So mag-start na ako. Dito tayo, guys. Ayan, so mayroon tayong isa. So ito, try ko talaga na makalbo siya. Makalbo, kawawa naman. At hindi tayo manghinayang, guys, kasi pag ano naman, pag kumbaga, kung benefits naman sa halaman mo, yung ginagawa mo, okay lang po yan. Kumapangit kasi siya. Ayan. So, siguro ang vlog na ito ay ano lang yung gagawin natin, yung pagkakalbo lang sa kanya, tapos yung this one, yung mga cuttings ay pwede ko siyang isiparit pag vlog kasi marami nagtatanong kung paano ako magtanim ng mga jade plant. Although marami na akong vlog about jade plant, but mayroon pa rin talagang mga nagtatanong, no? So i-update ko lang po yung mga vlogs natin. So nakikita nyo dyan, mga kabayan, this one ay mga bagong tubo na po yan. Yan o, yung mga pinugutan natin dyan na dalawa, 1 and 2. So dito po tayo nag-cut before ng isa sa nandito sa ating left side, and then yan na po yung bagong tubo niya. So since yung dahon niya ay parang mayroon din siyang brown, ay aalisin natin siya. Ano lang, yung aalisin lang po natin yung pinakaganyan, pinakarosit talaga, mga kabayan. Kumbaga pinipins lang natin siya using scissor. Then pwede nyo naman mag, pwede din kayo magpins na using your fingertips like this one. So ganun lang po, mga kabayan. And then once natutubo yan, ay yan po yung isa sa mga tip kung paano magiging lush po ang ating jade plant. Ayan po. So alam kong marami sa inyo dyan ang nanghihinayang na ginaganito ko yung aking tricolor, but mayroon tayong purpose dyan, mga kabayan. And magiging okay rin yan once na tutubo siya uli. Ayan. So kailangan lang natin siyang ibalik sa dati. Ayan. So wala na tayong mga sanga-sanga na nakikita dyan, maliban lang po sa ilang dahon. So hindi natin alisin yung dahon, na hayaan natin yan siya na ganyan, mga kabayan. So at least mayroon siyang design din, di ba? So ito, ganito din yung ginawa ko doon sa ating silver dollar na jade plant. And then sa ngayon, yung ating silver dollar na jade plant ay nagiging lush na rin siya, mga kabayan. So there you go. I think I'm done. You know, so napagtripan ko siya. Matagal ko namang iniisip talaga na kakalbuhin ko, and then ano na kasi siya, mga kabayan, yung very matured na siya. Makapal na kasi yung ano niya, oh. So ganyan na po siya. And then after this one ay babalik din natin siya doon sa kanyang kinalalagyan. Yeah, we're done. So here naman yung ating mga pinopropagate before para magiging lush siya. Ay pwede rin natin siyang alisan ng mga dito sa mga ano niya sa dulo, or pwede natin siyang ipipins, but okay naman po yung hitsura niya to like this one. Ayan. So tapos na po tayo sa ating pagkakalbo, guys. And then abangan niyo po yung vlog natin siguro tomorrow or next day. So gagawin natin itong ating tricolor na jade plant, itatanim natin siya. Cutting propagation para sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous vlogs ko about jade plant, kung paano ako magtanim. So sobrang madali lang po magtanim, mga kabayan. Hopefully nakapag-subscribe na kayo para once na mag-upload ako kung paano ko siya tinanim ay ma-notify po kayo. So another cuttings na naman ng ating jade plant, and then mayroon pa tayong cuttings doon sa ating tawag dito sa ating ornamental doon sa garden, which is yung pinakaunang more than a month na siya. Yung lagi kong pinapakita sa inyo every time mag-live tayo, mga kabayan. So, nandoon pa rin siya. Hindi ko pa siya nagalaw. And still, nandito pa rin yung ating cuttings ng ating this one campfire. Yan o, Crassula campfire. So, 2 weeks na ito, mga kabayan. Ito sana yung iba vlog ko today, but hindi ko na ready yung kanyang pagtatamnan. So, maybe next day, magiging okay lang naman yan. So, ito po yung cuttings natin na nakuha from the mother plant. Sa pagtatanim po ng ating cuttings ng jade plant, hindi po need na
i-ano natin siya. No need na i-air dry, no need na ibabad nyo sa mga iba't ibang nakikita nyo na mga plantita, no? But depende siguro sa kung ano yung nakasanayan. But for me, pwede na natin siyang itanim agad-agad. But yun nga sa nasabi ko, hindi ko pa siya pwedeng matanim ngayon kasi hapon na kasi ngayon, mga kabayan, and then may ginagawa ko sa garden. So, bago po didilim ay hopefully matapos ko yung area dito kasi naglilinis ako. So, pwede po na itusok natin agad gaya ng ginawa ko dito sa kanila before nung una natin siyang pinopropagate, mga kabayan. Tinutusok ko siya kaagad. So, no need to air dry po. If ever magkating propagation po kayo ng inyong jet plant. So, this one, since hindi ko siya matutusok ngayon, so, mag-air dry po siya ng overnight. So, kung hindi ko siya magawa tomorrow, ayan, so marami na tayong ano, guys. Meron pa tayo ditong naghihintay na Crassula campfire. So wala pa akong time. So abangan niyo po yung next vlog natin, and then about kung paano natin siya itanim na very easy way and sure din na mabubuhay. But yun nga, depende sa pamamaraan, depende sa location, depende sa ating mga cutting mix na ginagamit. But mayroon akong mga idea na ma-share sa inyo na mabubuhay po yung jade plant nyo. Dahil kahit nga dito sa ground talaga dito, nakakaiba po talaga ang soil ng ground, mga kabayan, as nakikita nyo before, na para talaga siyang para siyang sand talaga, or yung semento, para siyang abo. So, iba talaga yung soil dito, mga kabayan, but buhay pa rin siya. So, idea lamang po yung pwede kong share sa inyo. Kasi nga, yung potting mix na gagamitin ko ay alam kong hindi po lahat ay pwede makakuha ng ganun na potting mix. But, mga tips lang po. So, and then, abang-abangan nyo rin po kasi i-update ko po kayo every now and then dito sa ating mother plant, mga kabayan. So, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po ako kasi doon po ako nag-update ng mga picture ng aking mga, like this one, mga pinugot ko. So, doon ko po ina-update every now and then. So, follow my Facebook page, Kabayan Amor Plants and Others. So, yan po ang ating vlog for today, mga kabayan. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting, everyone. Bye-bye!